Magandang araw! Welcome na naman po sa Happy Day! At again, ako po ay nagmamaneho pero hindi ko po hawak ang aking phone. Ako po ay nakafocus dito po sa aking pagdadrive at sa aking pagdadrive habang medyo konting tukod na po ang traffic. Naisipan ko po ulit mag-video. Ngayon po sa Happy Day, ang naisip lang natin na pag-usapan ay ang puno. Lahat po tayo for sure nakakita na ng puno. At may mga puno na malago, may puno naman na medyo nakakalbo, may puno na maberde. Pero gusto ko po pag-usapan natin yung puno na mabunga. Yan, tama po narinig nyo, mabungang puno. Nakakita na ho ba kayo ng mabungang puno? Di ba ho, pag ang puno ho, mabunga. Tatandaan ko ho, nung kami mga bata sa puno ng sampalok, binabato ho namin yung mga sampalok doon sa puno. At kapag binato yung tsinelas, naglalaglagan ho yung mga bungang sampalok at doon pupulutin na ho namin yung mga nalaglag at kakainin na ho namin. Nung bata kami, masaklap po pag yung tsinelas mo ay napunta sa tuktok, aakyatin mo po yung puno para kunin yung iyong tsinelas. So ano yung ibig ko sabihin ho dito? Yung puno ho na mabunga, binabato. Kung minsan makapapansin nyo ho sa buhay po natin, kapag ho tayo ay umaasenso, namumunga, asahan na ho natin na may mga taong nambabato. At yung mga nambabato na yon, maybe inggit o kaya mga gusto kang siraan. At talaga naman pag minsan bilang tao, hindi mo maiwasan na mainggit ka sa kapwa mo. So saan ka ho dun? Ikaw ba yung punong mabunga na binabato o ikaw naman yung taong nambabato sa punong mabunga? So ating ipag-pray po, no, na huwag tayo maging kagaya po ng mga nambabato sa mga punong mabunga. Ito pa po isang napansin ko sa punong mabunga. Ang punong mabunga ay nililiparan ng maraming ibon. At ito ho ay kanilang pinamumugaran. Doon po sa bahay namin sa Malolos, meron hong puno ron ng alateris. At sa alateris po doon, paggabi, ang dami hong paniki na pumupunta ho ron, nakikikain ho, kinakain ho nila yung bunga ho ng alateris. Ano ho ibig sabihin natin dito? Ang puno hong mabunga, nilalapitan ho siya ng marami para ho mapakinabangan. Nakakalungkot ho, yung iba ho nakikinabang gustong makahuthut o gustong makahingi, gusto hong ambon ng biyaya. Pero wag po maging ganun ang ating perspective sa mga taong mabunga. Sahali po tayo maging masaya para sa kanila. At kung ang isang taong mabunga ay talagang na siya po ay nagiging blessing sa marami. Kagaya ng mga ibon nga po, paniki na nabanggit ko, nagiging blessing po yung punong mabunga or even nakakapagbigay din ho ng mga pagkain na masarap, prutas na masarap sa mga tao hong nakikinabang dito. So nakaka-bless po, no, kapag ang puno ho mabunga na maraming napapakinabang ang bunga sa kanya, lalo ho siyang namumunga. Pero kagaya ho nung sa Biblia, ang hindi ho namungang puno ng igos at trigo, i-search na lang ho natin, ano ho. So, di ba? Siya po'y natuyo dahil wala pong bunga. At sabi ng Panginoong Jesus, hindi na ho mamumunga ang taong ayaw magbigay ng bunga. So ngayon po sa ating Happy Day, nawa mayroon na naman po tayong natutunan, and dalangin ko po ito po yung maging improvement sa atin sa mga na-realize natin ito. Maging sa akin po, kailangan ko po ng paalalang ito para po makapamuhay po tayo ng may kasiyahan. God bless po mga ka-Happy Day, and the Lord be our guide. Traffic na ho. Bye!